Rotary Alumni Association. Maraming maraming salamat po na pinayagan ninyo ang pagtitipo na ito. Ngayon ako'y pumupunta sa UP ay talagang magaan ang loob ko sapagkat kahit papano, ako'y produkto rin ng UP school system. Mga kababayan, nung ako po'y unang pumatok sa inyong mga puso, ang sabi ko, gusto kong ipagpatuloy ang mga simulain ni FBJ. Simple lang ang prinsipyo ng aking ama na siya rin naging dahilan ng kanyang pagtakbo. Sinabi niya, sa bulwagang ito, mahigit na 11 taon ang nakalipas. Importante sa isang leader ang katalinuhan. Pero mas importante na may tapat na pusong manindihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso at pumanday ng isang lipunang masagana at makatalunan. Madalas niyang sabihin sa akin, Gracia, ang kahirapan ay hindi idinuit sa palad dahil nasa kamay ng tao ang pag-unlad. Pero kailangan ay may kamay na mihila rin sa kanya para mawala siya sa paghihirap. Di ba't yan naman ang sukatan ng magandang pamahalaan at lipunan? Lahat ay aangat, walang maiiwan. Mayaman po ang ating bansa sa likas yaman, dunong ng mamamayan at kabayanihan. Dito itinatag ang unang republika sa Asia. Ito ang bayan ni Rizal at ni Bonifacio. Bago nabigyan ng boses ang mga kababaihan, ay nag-aklas na si Gabriela Silang. May nakakabilib tayong nakaraan na pinaghuhugutan. Maraming unos ang dumaan sa atin. Ilang ulit tayong tinamaan ng kalamidad, pinakamalakas na bagyo na parang binubura ang bayan ito sa mapa, pero nakatayo pa rin tayo. Kaya gayon na lamang ang paghanga ko sa ating kapwa Pilipino. At paano ka nga naman hindi hahanga sa araw-araw na pagpupunyagi ng mga kababayan natin? Sila mga ordinaryong Pilipino na gising na bago tumilaok ang manok, hila ang bag, ang kalabaw sa sakahan, o kaya nakikipagsiksikan sa MRT o hinahabol ang bus o jeep bago pa sumikip ang EDSA o bago pa sumikip ang ibang lugar sa Pilipinas katulad ng Fuente o Sinena Boulevard sa Cebu. Silang mga ginagabi ang uwi, mga naglalamay sa BPO, mga namamasada sa lungsod at nangingisda sa laot. Silang mga magulang o anak na minsan lang nakakapiling ang mga pamilya, tinitiis ang init ng disyerto, ang panganib sa dagat, ang hapdi ng lungkot, mabigyan lang ng magandang bukas ang kanilang pamilya. Silang mga manggagawa na kinalyo na ang kamay, kinuba na ang likod, sa walang tigil ng pagbabanat ng buto. Silang mga ordinaryong kawali ng gobyerno, mga guro na ilang bundok ang inaakyat para lamang puntahan ang mga estudyante na naghihintay sa kanila. Mga nurse na patuloy pa rin ang paglilingkod kahit na double shift pa sila. Ang mga sundalo at mga pulis na itinataya ang buhay, matiyak lang ang kaligtasan at ang ating seguridad. Kayong lahat, ang pinaghuhugutan ko ng inspirasyon. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas na ialay ang aking sarili sa mas mataas na paligid. Sabay-sabay dapat. At kung may uunahin man, dapat ang mga mahihirap at nangangailangan. Isulong natin ang mga adikain at programa na tunay na inklusibong pag-unlad or inclusive growth, kakayahang makipagtagisan sa larangang pandaigdig or global competitiveness at open government o pamahalaan na bukas. At ito po ang mga nais kong ipabatid ngayong gabi sa inyo. Layunin at bibigyan ko sa tulong ng bawat isa, sama-sama ang mga sumusunod. Una, sa edukasyon, ayusin ang lahat ng silid-aralan.
mag-digital na tayo at tapusin ang lahat ng kakulangan ng backlog. Palawakin ang ating scholarship program at pagtibayin ang Study Now, Pay Later. Tulungan din natin na makapag-internships ang mga college students natin para habang nag-aaral, nakakatulong na sila sa pagtrabaho at pag natapos ay may experience na. Palawakin natin ang sektor ng agrikultura. Tutugunan natin ang hinanain nila sa lupa. Ang irigasyon ay kailangan pa sa kalahating milyong hektarya. Ilarga natin ang mekanisasyon. Kailangan ng epektibong programa para lumaki naman ang kita sa pangingisda, pagtatanim, at paghahayupan. Pangatlo, gawin nating prioridad ang pag-ayos ng ating mga infrastruktura. Kalye, tren, airport, seaport, at internet man. Dito dapat mabagal katulad ng mga sasakyan dito sa Metro Manila. Sisikapin kong paangatin ang taunang budget para sa infrastruktura na umabot ng hanggang 7% ng ating GDP. Hindi kaya ng ibang sektor. Magtulungan tayo para magkaroon tayo ng government-supported industrialization at IT plan para makalikha ng industriya. Pag dumadami ang made in the Philippines, mas marami ang trabaho na malilikha. Habang pinapangalagaan ang ating kalikasan. Pang-apat, walang isang tao o grupo na may monopolya sa tuwid na daan. Malayo, malaki at malayo na ang nagawa ni Pangulong Aquino kaugnay sa pagpapanagot sa mga duwali. At ako ay personal na nagpapasalamat sa kanya. Sapagkat nanumbalik muli ang kumpiyansa natin sa isang leader na tapat. Dapat lang na ituloy at paibtingin ang pagsubpo sa korupsyon. Ang dapat nagsusulong nito kundi ang bawat isang Pilipino para higit na palakasin ang transparency sa gobyerno. Isabatas na natin ang FOI kila magaling panahon. Yan ang armas natin sa korupsyon. Isa na tayo sa may pinakamataas na buwis sa buong mundo. Sisikapin ko natin na mapababa ito. Mas alam ng tao kung ano ang kailangan nila at mas may karapatan kayong gastusin ang inyong sweldo. Subalit, kung ibababa natin ang buwis, kailangan sakyan natin ang tamang pagbayad ito. Ito naman ang igagarantin ako sa inyo. Lahat ng buwis na inyong binabayad ay ibabalik sa inyo sa pamamagitan ng agaran at ekalidad na servisyo. Dapat pagtunan natin ng pansin kung sapat pa ba ang sweldo at benepisyo ng bawat manggagawa at lingkod bayan. Mahirap magtrabaho at malimpihan habang nagugutom ang iyong pamilya. Dapat lang nabigyan sila ng marangal at legal na pagkakita. Malaking porsyento ng budget ng bawat pamilya ay napupunta sa pambayad sa kuryente. Hahanap tayo ng paraan para naman maging makatarungan at pababain kahit na konti ang presyo ng gobyerno. Sa maraming parte sa Mindanao, madalas pa rin ang brownout.
siguraduhin po natin na maging sapat ang kuryente para sa lumalagong ekonomiya. Paunlarin natin, kasabay nito, ang renewable energy. Pangwalo, alagaan natin at pahalagahan ang ating mga OFW. Bigyan ng maayos na legal na suporta sa ibang bansa kung saan marami sa kanila ay nakapiit. Bawasan ang mga fees at red tape para lang maayos nila ang kanilang mga papeles. Pangsyam, bilang isang nanay, nababahala ko sa tindi ng krimen at droga. Katulad ng lahat ng nanay na naririto, hindi ako makatulog hanggat hindi nakakauwi sa bahay ang aking mga anak. Kaya para sa akin, ang pagdurog sa krimen at droga ay hindi lang trabaho. Ito ay personal na krusada. Na ang mga pulis ay may disiplina at kakayahan. Para isang tawag ay nandiyan na sila at hindi lang isusulat ang krimen kung di humulihin ang kriminal. Isama rin natin ang mga barangay dahil sila rin ay makakatulong na magbigay ng tip sa ating mga kapulisan. Pangsampu, patuloy natin isusulong ang usaping pangkapayapaan sa lahat ng lumalaban sa gobyerno. Dapat nang tigilan ang pagpatay ng Pilipino sa kapwa niya Pilipino. Upang marating natin ang tulay na kaunlaran sa bawat sulok ng bansa sa mga kapatid nating Muslim. Naging inspirasyon kayo sa maraming pelikula ni FPJ. Ang inyong kultura at kagitingan. Panahon na para mabigyan kayo ng patas na pagkakataon at tunay na tulong. Ang nag-iisa, irespeto natin ang karapatang pantao ng lahat. Hindi tayo magiging bulag sa kalagayan ng lahat ng vulnerable sectors, kasama na ang mga may kapansanan, mga indigenous peoples, mga maralit at tagalunsod, mga kababaihan, kabataan, mga bata, mga foundling, mga LGBT at mga senior citizens. Maraming salamat sa ating komunidad ng LGBT dito sa UP. Sa ating mga senior citizens, hindi ko po kayo makakalimutan. Ang nanay ko ay mismong dumadaing sa akin at nagsasabi na habang nagkakaedad, dapat mas maramdaman ang pagkalinga ng gobyerno. Dahil may karapatan kayong gumaling. Labindalawa. Ang kalusugan ng bawat isa ay mahalaga. Dapat hindi mabangkarote ang pamilya o mamili kung kakain ba o bibili ng gamot para sa kanilang may sakit na mahal sa buhay. Dapat may pinalaking benepisyo ang PhilHealth na masasandalan. Sisiguraduhin ko na ang bawat komunidad ay may ospital na may sapat na doktor, nurse, midwife, gamot at kagamot. Panglabing tatlo, atin ang West Philippine Sea. At dapat lang na huwag nating bitiwan o pabayaan gamit ang mapayapang paraan at ayon sa batas. Alinsunod dito, palakasin din natin ang ating Coast Guard at sandatahang lakas. Para hindi tayo kinakaya-kaya ng ibang bansa na gano'n na lang. Gawin natin ito para sa ating kalikasan, gawin natin ito para sa ating mga mangingisda
na umaasa sa kanilang buhay doon sa West Philippines. 14, okay na ang traffic. Sa airport man o sa kalsada, inuubos nito hindi lamang ang oras natin, kundi pati ang pasensya. Inaagaw nito ang panahon na sana ay para sa trabaho o makapiling natin ang ating mahal sa buhay. Dapat gawin ang mga sumusunod at marami pang iba. Una, dagdag ng kalsada at tren, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa mga parte ng Pilipinas na nangangailangan nito. Marami na tayong city center sa buong panig ng Pilipinas. Siguraduhin na ang batayan ng pagpili ng kontraktor na magtatayo ng tren ay may tunay na kakayahan at track record. Para naman, masiguro natin, ang pagpatagalan ng maintenance at warranty nito, masyado na tayong nasunog sa mga pipitsuging kumpanya na nabibigyan ng kontrata. Dapat tanggalin na natin ang lahat ng colorum at illegal parking sa kalsada. At para sa mga industriya at opisina na pwede, at hindi naman frontline services, dapat magkaroon tayo ng staggered office hours. At kung may binubungkalman sa kalye, dapat ay huwag iwanang nakatiwangwang. Tanggalin ang mga contractor na nagbabagal-bagalan. Ang internet ay para rin highway. Daluyan ng impormasyon. Dapat mabilis ito. Maraming trabaho ang magiging produktibo pag mabilis ang internet. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magtayo ng negosyo. Pwede kang mapagpaligsahan sa kahit na sino sa buong daigdig. Internet kailangan mabilis. Mas mabilis na matatapos ng mga bata ang kanilang homework. At mas magali natin makapag-usap ang ating mahal sa buhay na OFW. Na hindi slow motion at walang Skype delay. Sa internet, ayaw natin ng forever bago makakonekta. Pang-17, sa larangan ng sining at palakasan. Dapat malaki din ang suporta ng ating pamahalaan. Kilala tayong manikhain na kultura. Meron tayong mga visual artists, writers, performers at iba pa na kilala sa buong bansa. Ngunit hindi natin binibigyan ng tamang halaga at tulong ang sektor na ito kahit na inibigyan nila tayo ng karangalan. Ano ang sinusukli natin? Sa palakasan naman, ang ating mga atleta ay kawawa din. Siguro naman, hindi masamang mangarap na dapat ay magkaroon na tayo ng ginto sa Olympics. Pag-18, marami talaga tayong pangarap. Pag-18, huwag natin kalimutan na realidad ang climate change. Hindi ito issue ng mayaman lang. Ang mga mahihirap ang unang tinatamaan nito, sila ang unang binabaha at nawawalan ng tirahan. Dapat ay magkaroon na tayo ng hiwalay na emergency management department na tututok sa National Preparedness, Climate Change at Geomapping. Pang-19, ang turismo ay isang sektor din na dapat tutukan. Kung malabo ang turismo, mas makakalikha ito ng daglang na pagkakakitaan para sa ating mga kababayan kahit sa ang liblib ng Pilipinas. Likas na maganda ang tanawin dito sa ating bayan. Pero hindi lalago ang turismo kung ang ating mga infrastruktura ay sira at kung palagi tayong may delay sa airport. Kaya kailangan dagdagan natin ang mga paliparan at ayusin natin ang ating mga daanan. Pang-20, yaman ng ating bansa, ang ating mga anak. Sila ang kasalukuyan natin at ang ating kinabukasan. Pero wala silang laban kung hindi man lang sila mapapakain ng tama.
Marami pa rin na nagugutom sa ating bayan. Napapanahon na na magkaroon ng standard lunch program sa mga pampublikong paaralan. At para naman sa ating conditional cash transfer program, pwede pa rin natin palawakin ito at gawing mas mabisa. At kasama nito ay dapat merong katumbas na magtutulong din sa kanila na magkaroon ng kabuhayan para maka-adjust sila. Pero kailangan ay isama natin ito sa programang tulungan ang pinakamahihirap nating kababayan. Kulang po ang aking panahon upang ilahad ang kabuuan ng aking mga mithiin, ang ating mga mithiin at adikain. Sa mga susunod na araw, iaain ko po ito ng mas komprehensibo na nakasentro sa simpleng prinsipyo at paniniwala. Walang maiiwang Pilipino at walang maiiwang lugar sa Pilipinas. Sabay-sabay tayong aangat at sama-sama tayong uulan. Noong tumakbo ang tatay ko, minaliit siya at sinabi na wala siyang karanasan at hindi siya Pilipino. Ngunit buong tapang niyang hinarap ang hamon at di niya inulungan ang pagkakataon na tumulong mapabuti ang buhay ng kapwa Pilipino. Ang kanyang katapatan, kabaitan at tapang ay naging inspirasyon at gabay sa akin. Ang nanay ko naman sinabi niya, "Anak, sa lahat ng ingay ng Pilipino, huwag mong walain ang iyong sarili." Ang aking buhay ay isang bukas na aklat. Sino mag-aakala na ang isang sanggol na natagpuan ay makakatuntong sa Senado. Salamat, salamat sa pagkakataon at tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Huwag niyong kalilimutan, magaling ang Pilipino, mapagmahal, malikhain at marunong gumawa ng paraan. Kaya nating marating ang ating mga mithiin para sa bayan kung magsisipag, magmamatyag, at sisiguraduhin na may tapat na gagabay sa atin. Dapat sama-sama tayo. Hindi kaya ng iisang tao. Ang nangangako niyan ay nagsisinungaling na. Sa ating lahat, nakasalalay ang magiging kwento ng Pilipinas sa darating na panahon. Sana po ay samahan ninyo ako sa pagpapanday ng maganda at makaburahang hinaharap ng ating inang bayang Pilipinas. Ako po si... Pilipino, anak, asawa at ina, at sa tulong ng mahal na Diyos ay inaalay ko sa inyong lahat ang aking sarili sa mas mataas na paninibigan. Inaalay ko ang aking sarili sa mas mataas na paninibigan bilang inyong Panginoon.